naglakad si Angela sa veranda habang hawak ang papel at ballpen na naglalaman ng kontrata nila ni Rigor. Maging fake girlfriend siya nito, katumbas ng 100,000. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at buong tapang itong pumirma. Ang 100,000 ay hindi biro. Kahit 2 o 3 buwan na pagtatrabaho nito, makakabili na siya ng lupa at pwede na rin magpatayo ng bahay kubo sa probinsya at ang ibang matitira, ipupuhunan niya sa pagtitinda. Sa ngayon, wala siyang ibang gagawin kundi ang magkunwari. Fight! Kaya mo yan, Angela! Kaya mo yan! Pangungumbinsi niya sa sarili. Bumalik siya sa kwarto ni Rigor at ilagay niya sa center table ang papel at pinatong dito ang ballpen. Lumabas siya ng kwarto at inaliw ang sarili sa paglilinis sa loob at labas ng kondo ni Rigor. Hapon na siya natapos at nagpahinga lang ng konti at nagpa siyang maligo ulit. Nagpapatuyo siya ng buhok sa sala nang marinig niya ang pagbusina ng sasakyan kaya halos talunin nito ang hagdan at tumakbo papunta sa garahe. Kaagad niyang binuksan ang gate para makapasok ang kotse. Nakayuko lang si Angela sa gilid at kipi pa ang dalawa nitong paa. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya at mahigpit ang hawak sa suklay. Angela! Sorry! Sorry! Naligo kasi ako kaya hindi ko agad narinig ang pagbusina ng sasakyan. Pasensya na talaga, Rigor. Patawarin mo ko. Hindi na mauul... Hey, baby! Are you okay? Pag-alala ni Rigor at lumapit pa ito sa babae. Nanatiling nakayuko si Angela. Kaya inangat ng binata ang baba nito gamit ang kanyang daliri. Biglang napakunot ang noo ni Rigor nang lumarawan sa magandang mukha ni Angela ang takot at nanunubig rin ang mata nito. Nanlalamig rin ang kamay nito. Hinapit niya ito sa bewang at itaplos ang basa nitong buhok. Why are you so afraid, baby? Mahinang tanong ng binata. Rigor? Biglang umigti ang panga ng binata na mapagtanto niya kung saan ang gagaling ang pangamba ng babae. You're safe, Angela. You're free from your ruthless husband. Wika ng binata at niyakap niya na mahigpit ang babae. Napahikbid ng palihim ang babae at hindi ito nakaligtas kay Rigor. Kaya hinahalik-halikan niya ang buhok ni Angela at napakuyom ang kanyang kamao dahil nagka-phobia ang babae sa kamay ng mismong asawa nito. Sa tuwing natatakot ang babae, mas lalong nadadagdagan ang galit niya sa asawa nito. Nagsuot lang si Angela ng itim na pantalon at simpleng t-shirt. Wala naman kasi siyang ibang damit, kundi ang isang pantalon niya lang. Paulit-ulit niya lang nilalabhan para mamaisuot ulit siya sa mga lakaran katulad ngayon. Saan tayo pupunta, Rigor? Tanong niya habang nagbabiyahe sila sa kahabaan ng EDSA. Kakain lang tayo, baby. Tugon ng binata. Bumaba ang dalawa na sasakyan at halos malula ang babae sa magaganda at malalaking gusali sa lungsod ng Makati. Pumasok sila sa isang sikat na restaurant. Napakagatlabi si Angela habang inabot sa kanya ang chopstick kaya alangan niya itong kinuha. Sinubukan ni Angela ang gayahin ang ginagawa ni Rigor. Inipit niya sa kamay ang nagsisilbing kutsara niya subalit nang hinuli na niya ang hipon ay tumalsik ito sa plato ng kaharap. Rigor? Kagatlabi niyang saad at pumikit ng mariin. Hindi ako nito marunong, sabi niya at tinabi ang chopstick. That's alright, baby. Ngiting tugon ng binata at ginagap ang kamay niya. Nagangat ng tingin si Angela at sinalubong ang kulay abo nitong mga mata. Bakit napakabait ang taong to? Bakit hindi nito makuhang magalit o mainis man lang sa kamangmangan ko? Ito po yung request niyo, sir, na kubiertos. Nabawi ni Angela ang tingin at nilipat ito sa servidora. Salamat! Wika niya at kinuha dito ang kutsara at nagsimula na siyang sumubo. Sa sobrang daming pagkain ng on-order ni Rigor, hindi na nila ito naubos. Kung si Angela lang masusunod, kanina pa niya ito binalot at iniuwi. Ang kaso ay nahihiya siya, lalo pat kinabig siya agad ni Rigor palabas na may isang grupo ng kalalakihan ang pumasok sa nasabing resto. Naglalakad sila papuntang parking lot nang hindi sinasadyang nagkasalubong sila ng biyanan. Pinilit niyang yumuko at magtago ng katawan ni Rigor. Ngunit tig pa ng biyanan ang teleskop. Kung saan malayo pa lang sila, aninag na siya nito gayong medyo kumakulimlim na ang kalangitan. Oh, kaya pala nakansel ang appointment ko. May malas palang paparating. Paparinig nito sa kanya pero nagkunwari siyang hindi nito narinig at nakita. Subalit nang uuyam talaga ang biyanan at humarang pa ito sa kanilang daraanan. Tingnan mo nga naman, kahit bihisan ka pa at mapabilang sa marangyang pamilya, hindi pa rin magbabago kung saan ka nagmula.
dagdag pa ng biyanan at nilakasan pa nito ang boses kung kaya't umagaw sila ng atensyon sa mga taong dumaraan. Para kang aso na bumabalik at bumabalik sa sarili mong suka. Pang-iinsulto pa rin ito. Kaya tumaas ang hintuturo ni Rigor para ipagtanggol sana si Angela. Ngunit tinawakan siya sa kamay ni Angela. Huwag na lang nating patulan. Bulong ni Angela. Ngunit mas lalo lang humagalpak ng tawa si Doña Cecilia. Ang sweet nyo naman! Apal ng Doña at pinasadahan ang tingin si Rigor mula ulo hanggang paa. At ibinalik ulit ang tingin sa kunot noong mukha ni Rigor na bakas pa rin ang kagwapuhan nito. May itsura ka naman, boy. Mukha may pinag-aralan ka naman. Pero mukha lang. Ikaw ba ang bagong lalaki nitong babaeng ito? Baka bouncer ka, pero mas bagay ka kung macho dancer. Tiyak, malaki ang kikitain ninyo. Patuloy pa rin ni Cecilia, kaya mas lalong umigting ang panga ni Rigor. Lalapitan na sana nito ang Doña nang mabilis siyang hinila ni Angela dahil nakita niya ang pagkuyom ng kamao nito. Rigor, halika na! Huwag na natin siyang patulan. Ganyan talaga kapag matatanda na, nagiging ulyanit para ang utak. Sabat ni Angela. Biglang nawala ang ngisi ng biyanan at lalapitan sana nito si Angela nang mabilis na hinawakan ito ng binata. Subukan mong saktan ulit si Angela at ako makakalaban mo. Pagbabanda ng binata. Sino ka sa akala mo? Isang hama ka lang na pipitsugin ni doktor sa pipitsuging hospital. Kaya kong bayaran ang isang taon mo sa serbisyo sa isang araw lang. Pagmamayabang ng ginang at winaksi ang kamay ni Rigor sa braso niya. I won't waste my time introducing myself to you. Pero ito ang tandaan mo. Kaya kitang pataubin sa isang pitik ko lang. Hamon na pabalik ng binata kay Cecilia. Are you threatening me? Pasigaw na tanong ng Doña. Yes! Matapang natura ng binata. Mabilis naman na hinila ni Angela si Rigor palayo sa biyana ng marami na nakakakuha ng atensyon sa kanila. Nag-alala rin kasi siya, baka madungisan ang pagkatao ni Rigor dahil kilala niya ang ugali ng biyanan. Hindi ito papatalo at sa nakikita niya, hindi rin papaawat si Rigor. Kanina pa tumutungga ng alak ang binata habang mataman lang na nakaupo si Angela sa tabi nito dahil ayaw siya nitong painumin kahit pambabaing alak lang, kaya pinagdidiskitahan ni Angela ay ang manimpulutan. Do you love your husband, Angela? Naiwan sa ere ang kamay ni Angela dahil sa bigla ang tanong ng binata sa tabi niya. Bakit mo na itanong? Balik na tanong ni Angela at nilagay ang mani sa mesa. Of course you do. You got married because you wanted to. Pagak na saad ng binata at tinungga ang laman ng bote na hindi na ginagamitan pa ng kopita. Samantalang nakakunot noon naman si Angela dahil hindi niya maintindihan ang pinupunto nito at bigla-bigla na lang nanlalamig. Mas lalo pang nabalisa si Angela nang may lumapit na puputing babae kay Rigor at konting galaw lang ito ay masisiripan na ito dahil sa maiksing palda nito. Hinalikan ng babae ang leeg ni Rigor at umusog pa ito papalapit sa binata. Napalunok naman si Angela at tinignan ang reaksyon ng binata. Naghihintay siyang paalisin ito sa kandungan niya, ngunit iba ang nangyari. Halatang nasisihan ito sa magandang babaeng nag-uukol sa kanya ng ligaya. Tumugon si Rigor sa halik ng babae. Kaya naman kinuha ni Angela ang isang bote ng alak at tinungga niya iyon. Naghihintay siyang sawayan siya ni Rigor, subalit hindi siya nito pinansin dahil busy ito sa babaeng maputi. Wanna ride? Tanong ng binata sa babae habang hinihimas-himas nito ang braso. My pleasure, baby! Sagot ng babae sa mapangakit na tinig. Tumayo na si Angela dahil mukhang nakakaistorbo lang siya sa mga ito. Lalo pat biglang sumikip ang kanyang dibdib sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan na makalabas sa naturang bar at inaliw na lang niya ang sarili sa mga nagkikislapang ilaw na nanggagaling sa iba't ibang sasakyan sa kalsada. Oh, I'm sorry. Nagulat ba kita? Napiyok si Angela at bahagyang umawang ang kanyang bibig nang tumambad sa kanya ang napakagwapong lalaki at masasabi niyang kasing gwapo at kasing kisig ito ni Rigor. Matangkad din ang lalaki at talatang hindi basta-bastang nilang dahil sa patanamit nitong puro mamahalin. Don't checking me? Ngisi nitong ani, sabay na pinamulsa ang isang kamay habang hawak naman ang isang kumita at nilagok niya ito sabay na tumabi sa kanya at tinoon ang mata sa kalsada. Walang mahagilap na salita si Angela kasi nakaka-intense naman talaga ang tagpo nila
Lalo pat parang artista itong katabi niya. Hindi niya tuloy alam kung aalis ba siya o mananatili. Ako si Angela, sabi niya at pilit na tinatagan ang loob. I know, tamad na sabi ng lalaki at lumagok ulit ng alak. Nakagat niya ang ibabang labi. Gusto niyang tanungin ang pangalan ng lalaki pero nauunahan siya ng hiya. Kilala mo ko? Ang ibig sabihin, alam mo ang pangalan ko? Sa pagkakataong yun, hinarap niya ang lalaki pero walang nagbago sa ekspresyon ng binata. You're Rigor's friend, right? More than a friend, madiin niyang sabi. Dahil iyon ang pinagkasundaan nila ng binata at yun dapat ang alam ng mga tao. O sadyang ayaw niyang maging friend lang sila ni Rigor. Subalit ikinangisi lang niya ng binata. So you mean you two had a relationship yet? Your boyfriend, nasa mabuting kandungan ngayon habang tumitirik ang mata. At dahil hindi mo siya kayang panoorin na nasasarapan sa iba kaya lumabas ka, di ba? At dahil girlfriend ka, kuno, dapat nagagalit ka, nagsiselos, to the point na magwawala ka sa loob. Pero hindi mo nagawa. Bakit? Dahil wala ka naman karapatan. Tama o hindi? Doon, parang binuhusan na malamig na tubig si Angela at aminado siyang gisang-gisa siya sa pagkaprangka sa kanya ng lalaki. Parang mga sampal ang mga katagang sinabi ng lalaki sa kanya. Napabuntong hininga siya ng malalim. Pinapakitang wala siyang pakialam sa kung ano man ang ginagawa ngayon ni Rigor at nung babae. Dahil nagkukunwari lang naman sila na magkasintahan ni Rigor. Pero ang puso niya, hindi magawang magsinungaling dahil nadudurog ito sa mga sandaling iyon. I know about your contract. Sabi pa nito na parang napaka-boring lang ng kanilang topic. Pagak na napatawa si Angela at inagaw niya ang kopitan ng lalaki na meron pang laman at tinungga niya iyon. Tama ka, palabas lang ang lahat. Iling-iling niyang sabi at tumungga ulit. You're already married. I saw you in the hospital. I was there in the canteen and you were Rigor's patient. Tumangutango si Angela. Wala na siyang kawala. Hindi na niya kailangan magkunwari pa sa kaharap. Hindi niya rin napansin ito nung na-confine pa siya sa ospital dahil mahigpit si Rigor sa kanya at hindi pinapalabas. Rigor and I are close friends since elementary and we both came from medicine. Meaning to say, I knew him better than you know. Muli, napabuga ng hangin si Angela. Wala akong mapuntuhan at ang pasweldo sa akin ni Rigor sa isang buwan, hindi ko matutumbasan kahit pa isang taon kaya sinunggaban ko na agad. Sa hirap ng buhay, nakagaya kong isang kahig isang tuka, walang karapatang mamili ng trabaho. Pagpapakatotoo ni Angela. Mauubos muna yan, baka malasing ka. Baling nito sa kanya, kaya tumawa lang siya ng pilit. Kapag nalasing ako, ihulog mo na lang ako sa kalsada ha? Ngisi niya ang anas. Na, kapag mahulog ka, sasaluhin kita. Sagot niya at tumitik kay Angela at biglang sumeryoso ang mukha. I wonder kung bakit ka pinabayaan ang asawa mo. Napangisi naman si Angela sa sinabi nito. Dahil baog ako. Ganun lang kasimple. Mababaw na dahil nasasabi mo lang yan dahil wala ka sa sitwasyon. Anong silbi ng mag-asawa kung walang anak na bumubuklod sa kanilang pagsasama? Iiling-iling niyang sabi. Listen. Just listen to me, okay? Wika ng lalaki at biglang hinawakan ang mukha ni Angela ng dalawa nitong kamay. There's a way. What the hell did you do to her? Hindi natapos ang sasabihin ng lalaki nang umalingaw ang malakas sa boses ni Rigor na ngayon ay naroon na sa kanilang kinaroroonan. I'm talking to her. I'm just making her feel better. Pinapangaralan ko rin siya ng mga wisdom of... And who the fuck do you think you are? You are a doctor, not a preacher. God damn it! Napayukong bigla si Angela at kumapit ito sa lalaking ni pangalan na hindi niya alam. Gayong kanina pa sila nag-uusap. Angela, lower down your voice, Balcazar. Can't you see? She's afraid of you. Madiin na sabi ng lalaki, kaya parang nahimasmasa naman si Rigor at hinawakan niya ang braso ni Angela at agad na nagtagpo ang kanilang mga mata. Lihim namang nagalit si Rigor sa sarili dahil sa pagsigaw niya kaya natakot ang babae sa kanya na ngayon ay kumukubli sa likod ng kaibigan. I'm sorry. Uwi na tayo, baby. Ang mahinahon niyang pakiusap kay Angela at ang kanyang malatigreng anyo kanina ay parang bula na biglang napalitan na maamong mukha. I think it's better if she's going with me. Sabat ng lalaki, pero nagpasalamat lang dito si Angela at lumapit na siya kay Rigor
na agad naman siyang niyakap ng binata na mahigpit at hinahalik-halikan niya ang buhok nito at sabay niyang sinamaan ang tingin ng kaibigan. Sumakay sila sa sasakyan pauwi sa kanilang bahay nang hindi nagkikibuan kaya tanging mahinahong radyo lang ang naririnig sa pagitan nila. Nang makarating sa kondo ang dalawa, kaagad na dumakyat sa taas at bago pa makapasok si Angela sa kwarto niya ay nagsalita si Rigor. "I'm sorry about what happened earlier. Hindi kita nabantayan. Pagtingin ko wala ka na sa tabi ko." Ang mahinahon itong sabi. Umalis ako kanina. Hindi na ako nakapagpaalam kasi busy ka." Ang piyok na sagot ni Angela. "Angela, tungkol dun sa baba, hindi mo naman kailangan magpaliwanag, Rigor." Putol niya dito. "Hindi naman tayo totoong magkarelasyon, di ba? Kaya wala kang dapat ipaliwanag. Malaya kang gawin ang kahit anong gusto mo. Wala yun sa akin." Pilit siyang umiti sa binata at kaagad na pumasok sa silid. Napasalampak si Angela ng upo sa malaking kama at biglang pumatak ang isang butil ng kanyang luha kaya agad niya iyong pinahiran. Hindi siya dapat masaktan dahil katulad ng sinabi ng lalaki kanina, wala siyang karapatan. Kinabukasan, maagang nagising si Angela upang maghanda ng agahan dahil Lunes ngayon at maaga ang pasok ni Rigor sa ospital. Bukod pa ron, nasanay siyang magmulat ng mata sa ganoong oras dahil kahit na malayo na siya sa asawa, parang bumabalik sa kanya mga araw na nakasanayan niyang gawin para hindi magalit ang asawa sa kanya. Kaya ngayon, ginagawa niya ito para kay Rigor. Maya-maya pa nga ay bumaba na si Rigor at bitbit ito ang pangdoktor na uniforme at nilagay muna sa sofa. Lumapit si Rigor sa lamesa, kaya agad siyang nagdimpla ng kape para dito. Pagkatapos ay nanatili siyang nakatayo sa gilid. "What are you doing there, baby?" Kunot noong sabi ni Rigor nang mapansin siyang nakatayo lang. "Naghihintay ng iuutos mo," sagot ni Angela kaya umigting ang panga ni Rigor. "Angela, hindi kita katulong para bantayan ako. Remember, mag-asawa tayo." Ngit-ngit na sabi ng binata at tumayo siya. Giniya niya si Angela na maupo paharap sa kanya. Kumuha ng pinggan si Rigor at nilagay iyon sa mesa para kay Angela. Kaya lihim namang natuwa si Angela. Kahit na kunwari mag-asawa sila, parang namumukadkad na ang kanyang puso. Ngunit ang masiglang sandali ni Angela ay napalitan ng pagkalumo nang tumayo bigla si Rigor at pumunta sa lababo. Kitang-kita niyang nilawa nito ang kinain. "Rigor, bakit? Okay ka lang?" Pag-aalala niya. "Yeah, I'm fine," sabi ng binata na bakas ang kurot ng noon nito. Umupo ulit ang binata at sumandok ulit ng pagkain at pinili naman niya ang piniritong itlog at katulad kanina, umasim ulit ang kanyang itsura. Kaya tumakbo na naman ito papuntang lababo. "Angela, maalat! Sobrang alat ng pagkain!" Parang umeeko sa pandinig ni Angela ang sinabi nito at sa hindi inaasahan, nasiko niya ang isang mug dahilan ng pagkahulog at pagkabasag nito. "Ano ba naman yan, Angela? Bakit ang alat-alat nito? Hindi mo ba tinitikman bago mo ipakain sa akin?" "Pasensya na, hindi na mauulit." Sunod-sunod niyang hingi ng pasensya habang nilalaro-laro niya ang mga daliri, hatid ng panginginig at takot. "Pasensya! Pasensya! Paulit-ulit na lang! Nagsasayang ko ng pera. Yan ang nga lang trabaho mo dito sa pamamahay ko, hindi mo pa nagagawa ng maayos. Wala ka talagang silbi!" "Sorry na talaga! Sorry na! Pagbubutihin ko na sa susunod." Ngunit kahit anong pakiusap niya, bingi ang lalaki upang intindihin siya at kinuha nito ang buhok ni Angela at ginudgod mukha niya sa ulam. "Ayan! Lamunin mo yan! Ubusin mo! Tingnan natin kung hindi ka patitino sa pagluluto. Sa tuwing maghahain ka ng maalat, ingungudgod kita sa niluto mo hanggang sa magtanda ka." Patuloy na singhal nito at halos hindi na siya makahinga dahil nasubsob siya sa adobong manok na niluto niya. Mabuti na lang at hindi na iyon masyadong mainit. Kung hindi, sunog na rin pati ang mukha niya. Hindi pa nakontento ang lalaki nang bitawan siya at pinukpok pa sa ulo niya ang mangkok na plastic at pinaligo sa kanya ang mga pagkain. Walang nagawa si Angela kundi ang humagulhol ng iyak. Sana mamatay na lang siya para matapos na ang kanyang paghihirap. "Angela! Shh! Baby! Angela!" "Sorry, Octavio. Hindi na mauulit. Sorry na. Pagbubutuhin ko na sa susunod." Patuloy niyang hagulhol kaya naman bigla na lang siyang niyakap ni Rigor. "Fuck! I'm sorry, baby. I promise I will never let that bastard hurt you again. Malayong malayo ka na sa kanya. Please stop crying.
Pagkain lang yan. Mahahanap pa natin yan. Makakapagluto pa ulit tayo yan. Please, huwag ka nang umiyak. Mas nasasaktan ako kapag nasasaktan ka, Angela. Bakas ang sinseridad sa tinig ng binata at kapag Kwan ay dahan-dahan niya itong hinalikan sa labi. Gulantang naman si Angela sa ginawa ng amo niya at nang maramdaman ni Rigor ang bahagyang pagkagulat ito, pinitawan na niya ang labi nito. I'm sorry. Ang nais sa tinig na lang ng binata at walang lingon-lingon itong lumabas ng bahay. Nang mahimasmasan si Angela ilang oras, buhat na makaalis si Rigor, naglinis na lang siya ng bahay. Aaminin niyang hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakakalimutan ang pasakit na pinagdaanan sa asawa, kaya minsan, sinusumpong siya, lalo na kapag may nagagawa siyang mali. Sumapit ang ikaapat ng hapon na mapagpasyahan ni Angela na mamili ng kailangan nila sa loob ng kusina. Papunta siyang kahera upang mabayaran ng mga pinamili sa isang maliit na grocery store nang hindi sinasadyang nabangga ng kariton niya ang sapatos ng lalaki sa gilid dahil medyo siksika ng mga tao kaya mahirap pakadaan. Lalo pat malaking kariton ang tulak-tulak niya at puno iyon ng laman. What the? Angela? Nabitawan ni Angela ang hawak na isang balot ng pinamili niya na bumungad sa kanya ang asawa. Parehas nagulat ang dalawa at hindi makapaniwalang muli nag-cross ang kanilang mga landas. Lalo na si Octavio. Paulit-ulit itong tinitipan ang tingin ng asawa at ang hawak nitong kariton na mas lalong ikinakunot ng noon nito. Anong ginagawa mo dito? Madiin na kataga ni Angela at parang sasabog siya sa galit na makitang muli ang asawa dahil hindi niya ito mapapatawad sa ginawa nito sa kanya. Ikaw! Anong ginagawa mo dito? At ano yan? Sigaw ni Octavio, kaya naman napapalingon sa kanila ang mga tao kung saan ay sinisipan ni Octavio ang kariton at bigla-bigla siyang hinatak palabas sa store at pabalang nabinitiwan ang braso niya na muntikan niyang pagkatapilok lalo pat kasinggaan lang siya ng papel. Ano ba ang problema mo? Sigaw rin ni Angela pabalik. Buhay ka pa pala! Pang-uuyam nito at kapag Kwan ay gumisi. Nakahanap ka na naman na matanda na mahuhututan mo ng pera. Singhal ni Octavio. Kaya naman napalingon si Angela sa mga taong nagchichismisan sa gilid at ang mga paningin ng mga ito ay nakatuon sa kanila. Ano naman ngayon? Mas gugustuhin ko pang manlalaki kaysa manatili sa asawang mamas boy na nga. Wala pang... Sigaw rin pabalik ni Angela, kaya umigding ang panga ni Octavio at sasapukin sana nito si Angela nang marinig nila ang pagkasa ng isang baril, kaya sabay silang napalingon sa madilim na mukha ni Rigor. Saktan mo ulit siya at ako mismo maghahat sa iyo sa impyerno. Rigor? Oh, mas magandang eksenang to. Exciting! Ito ba ang pinagmamalaki mo? Baling sa kanya ng asawa. Rigor, umalis ka na! Ayoko masangkot ka pa sa gulo namin! Saad niya sa binata. My wife is right. Away mag-asawa to pare. Kaya umalis ka na dahil wala kang papel sa buhay namin. Ngisi ni Octavio at hinapit sa bewang si Angela. Wala kang kwentang asawa. You don't even deserve to be called husband dahil pabaya ka. Tura ni Rigor kaya biglang nawala ang ngisi ni Octavio at tinulak palayo sa kanya ang asawa. Sino ka ba? Kilala mo ba ang binabangga mo? Tagis bagang nitong saad sa doktor. Pero hindi na ito pinatulan pa ng binata dahil baka takasan nito ng dugo kung ipapakilala niya pa ang sarili sa lalaki. None of your business! Bagkos ay sabi niya at hinila si Angela papalapit sa kanya. Matapang ka lang naman loko ka dahil may baril ka. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Ngisi ulit ni Octavio kaya tiimbagang si Rigor dahil sinusubok talaga siya ng lalaki. Rigor! I'm fine baby. Tuturuan ko lang ng leksyon ng lokong ito. Wika ni Rigor at mabilis niyang dinampian ang halik sa labi si Angela na hindi naman nakaligtas sa paningin ng asawang pumuputok na sa galit at bigla na lang sinugod ang suntok si Rigor kaya natamaan ito sa gilid ng labi at dumugo iyon. Isusunod pa sana ni Octavio ang isa pang kamao nang mabilis na kailag ang binata at siya naman ang sumuntok dito at sinundan niya pa na isa pang malakas na suntok na siyang ikinatumba nito. Uupakan pa sana ni Rigor si Octavio nang mabilis sa pamagitan si Angela sa dalawa na siyang ikinagulat ni Rigor. Tama na please, baka mapatay mo siya. Hikbing pakiusap ni Angela dahil hindi niya mapapatawad ng sarili kung mapatay nito ang asawa. Hindi dahil naaawa siya sa asawa, kundi dahil ayaw niyang madungisan ang pangalan ng binata, lalo pat isa itong sikat na manggagamot. Pero iba ang dating noon sa binata. Pakiramdam niya, mas kinakampihan ni Angela ang asawa nito. You see that?
She cared for me because I'm still her husband after all. Pagak na tura ni Octavio at kahit na dumadaing na ito ay nakuha pa nitong tumawa ng malakas. Napaiwas naman ang tingin si Angela dahil hindi niya kayang salubungin ang mata ni Rigor na madilim. Yeah, he's right. You're free. Kung gusto mong sumama sa asawa mo, sa'yo ko sasama. Putol ni Angela at siya na ang humatak sa binata palayo sa nakadapang si Octavio sa lupa. Kahit na tinatawag nito ang pangalan ng asawa, ay matigas si Angela at hindi pinansin ang pagmamakaawa pa nito. Pagkarating nila sa bahay, agad na ginamot ni Angela ang putok na labi ng binata at dinadampi niya dito ang isang ice cube. Hindi mo na sana papinatulan si Octavio, sabi ni Angela habang patuloy na ginagamot ang sugat ito. Hindi ako papayag na masaktan ka na naman niya, Angela. Pinangako ko sa sarili ko na hindi niya mamuling masasaktan dahil ako makakalaban niya. Madiin itong sagot. Rigor, inaalala lang naman kita. Paano kung may nakakuha ng video kanina habang nagkakasakitan kayo? Paano ang karir mo? Ayoko naman ako mag... Tell me, Angela. Putol ni Rigor sa kanya at bumangon pa ito sa pagkakahiga. Nasasaktan ka pa ba kapag nakikita mong nasasaktan si Octavio? Rigor, siyempre, asawa ko pa rin siya. Kasal kami, may pinagsamahan kam... So, bakit ka pa sumama sa akin? Sinasauli na kita kanina sa asawa mo, di ba? Biglang tumaas ang boses ni Rigor at diniin pa nito ang salitang asawa. Kasi ano? Mas lalong lumakas ang boses ni Rigor at bigla itong tumayo na nakapamewang paharap sa kanya. Kaya napatayo na rin siya. Kasi yun ang usapan natin, di ba? Kaya nagbalikan kayo ng girlfriend mo. Saka lang ako aalis. At saka sayang yung perang kikitain ko. Prank ang sagot ni Angela. Akala niya ay sisigaw ulit si Rigor pero natahimik ito sa harap niya. Kaya dahan-dahan siyang tumingala para salubungin ang tingin nito. Igting ang panga ni Rigor at madilim ang mukha na magtagpo ang mga mata nila. Damn you! Mahina pero halatang nanggigil sa galit ang tinig ni Rigor. Saka siya iniwan. Napasalampak siya ng upo nang makaalis ang binata. Ito ang kauna-unahan na makita niyang nagalit si Rigor. Hindi niya rin akalain na minura siya nito. Ganun na lang ba ang galit ito sa kanya? Ano ba ang dapat niyang sabihin? Eh yun naman talaga ang totoo dahil yun ang kontrata nila. Napapikit siya ng mariin dahil parang mabibiyak ang ulan niya sa kakaisip. Kaya bumangon na lang siya at naligo. Nang matuyo ang buhok niya ay nahiga na siya. Inisip niya pa rin ang nangyari kanina. Sayang yung mga grocery niya na hindi niya nabayaran kaya hindi niya tuloy nakuha. Pumatak ang ikatatlo na madaling araw. Hudyat na magbubukang liwayway na. Sanay na siya sa insomnia kaya hindi nakakapagtakang mulat na mulat pa rin ang diwa niya. Bumangon siya at naghilamos ng mukha at nagsipilyo na rin dahil maghahanda na siya ng umagahan ni Rigor. Paglabas niya ng silid, tumambad agad sa kanya ang nagkalat ng mga bote ng alak. Pababa hanggang sa hagdan at may mga serbesa rin ng mga beer. Pagkarating niya sa sala, bukas ang TV at wrestling ang palabas. Napakagatlabi tuloy siya. Iniisip niya na baka kumukuha ng ideya si Rigor sa pagsusuntok para matalo ang asawa. Pero mas lalo siyang napakagatlabi kung bakit yun pang iniisip niya gayong sa kanilang dalawa ni Octavio ang napuruhan. Bumuntong hininga si Angela at bumalik sa taas. Kumatok siya sa kwarto ni Rigor upang suriin kung ayos lang ito. Ngunit tatlong sunod-sunod na katok ang ginawa niya, walang Rigor na bumukas. Kaya pinihit niya ang seradura at hindi yun nakalak, kaya pumasok na siya sa loob. Sa loob na wala siyang ibang nakikita kundi kadiliman. Rigor? Tawag niya pero wala pa rin sumasagot. Rigor! Hindi siya pinatapos si Rigor nang biglang hapitin siya sa bewang at marahas na sinail ng halik. Amoy niyang alak sa hininga nito at parang mas lalo lang iyong nakakadeliryo upang matangay siya na matamis itong halik. Naramdaman niya ang malambot na kama sa likod ng ihiga niya si Rigor. Kasabay nun ay ang pag-ilaw ng lampshade sa gilid kaya kitang-kita niya ang mga mata ni Rigor na nagliliyab. Rigor! You're making me insane, baby. I'm sorry, but I can't control myself anymore. Mababaliw ako kung hindi kita maaangkin. Hirap na sambit ng binata at pinunit ang manipis na tela ng suot ni Angela at dinaganan siya nito kasabay na nag-aalab nitong halik. Dahil sa sobrang pagkahumaling ni Rigor sa dalaga, kaya ganun lamang kagustuhan itong maangkin ng babae.
Ito kaya ay totoong pagmamahal niya o pampalipas oras niya lang? At ano ang gagawin ni Octavio gayong alam na nito kung sino ang kinakasama ng asawa niya ngayon? Ipaglalaban niya ba ang karapatan niya o pababayaan niya maging asawa ang asawa niya sa iba? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.